Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Sa nakaraang bahagi, nangangamba na nga ang Konoha dahil sa nalalapit na paglusob ni Ishiki sa kanilang bayan. At sinabi ni Amado na tanging si Naruto at Sasuke lamang ang maaaring makatalo kay Ishiki. Kaya naman, naghahanda na silang dalawa para sa paglusob ni Ishiki sa bayan nila. At dito na nagtatapos ang Chapter 48A ng Boruto. Ngayon, ating simulan na ang Chapter 48B ng Boruto. Patuloy lang sa paglalaban si Ishiki at Koji. At dito ay gumamit na si Koji ng Sage Mode at nagsimula na maglakad papunta kay Ishiki para labanan ito ng seryoso at handa na siyang itaya ang kanyang buhay para lamang mapigilan si Ishiki sa binabalak nito. Ah, yan pala ang tinatawag na Sage Mode? Yan ang sabi ni Ishiki nang biglang umatake si Koji ng isang fire style jutsu. Giant Flame Bombs! Yan ang sigaw ni Koji, sabay buga ng sobrang laking apoy papunta kay Ishiki. Habang si Ishiki naman ay biglang lumusog kay Koji at sasalubungin nito ang napakalaking apoy na ibinuga ni Koji. Subalit, laking gulat ni Koji dahil pinaliwala lang ni Ishiki ang kanyang giant flame bomb at patuloy lang si Ishiki sa paglusob kay Koji. Hanggang sa magkalapit na sila, biglang sinuntok ni Ishiki si Koji. Subalit, bigla din naman itong nasalag ni Koji. At nang nasalag na ni Koji ang suntok ni Ishiki, bigla din naman itong bumawi ng isang Firestyle Flame Attack. Ngunit, agad din naman itong nasalo ng kaliwang kamay ni Ishiki at inigop lang nito ang ginawang pag-atake ni Koji sa kanya. At nagpatuloy lang sila sa pag-atake sa isa't isa. At walang may gusto magpatalo sa kanilang dalawa. Nang biglang isang suntok ang pinakawalan ni Ishiki at tinamaan ng husto itong si Koji sa muka. At tumilapon ito papalayo. Balit, hindi rin naman agad sumuko si Koji. Agad itong bumangon at patuloy sa pag-atake kay Ishiki. Habang si Ishiki naman ay patuloy din sa paglusob kay Koji. Nang biglang huminto si Koji, sabay hansain ulit. Ang sukuna hikuna ay isang ocular jutsu. At kumikilos lamang ito kapag nakikita niya ang kanyang target. Yan ang sabi ni Koji sa kanyang sarili habang nakahansain. At gumamit ito ng isang napakalakas na sage art, the Five Fire Gods, Fan of Flames. Habang itong si Ishiki naman ay biglang napahinto dahil sa gulat nito sa lakas ng atake ni Koji sa kanya. Mas maraming apoy, tunay ngang hindi talaga naiisip ni Kashin Koji ang nangyayari ngayon. Yan ang sabi ni Ishiki sa kanyang sarili. Habang si Koji naman ay agad na umatake sa likuran ni Ishiki. Hoy ikaw, andito ako sa likuran mo! Yan ang sigaw ni Koji habang nakahanda na ang kanyang massive rasengan. Dagdag pa nito, ngayon mamili ka. Anong gusto mo? Ang mapunit o masunog? Yan ang sigaw ni Koji sabay bitaw ng isang napakalakas na massive rasengan. Habang itong si Ishiki naman ay agad na napalingon kay Koji, sabay kumindat ang isang mata nito. At bigla nilang bumagsak sa itaas nito ang napakalaking poste. At nadagana ng isang kamay nito na labis na ikinagulat ng husto ni Koji. Habang si Ishiki naman ay dahan-dahan na lumalapit sa kinaroroonan ni Koji. Ano to? Anong klaseng atake ito? Yan ang gulat na tanong ni Koji. Yan ang lihim na jutsu ng Daikokuten. Isa lamang itong ordinaryong haligi ng bato na may linya sa puwang nito. Yan ang sabi ni Ishiki. Habang si Koji naman ay nakadapa pa din sa sahig. At nakadagan pa din sa kanya ang mga posting bumagsak sa kanyang likuran. Kaasar, ang aking kaliwang kamay ay nadurog na ang mga buto. Pati na din ang aking mga binte ay nadurog na din. Yan ang sabi ni Koji sa kanyang sarili. Habang si Ishiki naman ay nakatitig lamang sa kanya. Pinapayagan ako ng jutsu na ito na itabi ang kung anumang pinaliit sa isang dimension na kung saan hindi dumadaloy ang oras at muling ibalik ang mga ito sa kahit anong oras ko gustuhin. Yan ang sabi ni Ishiki. Dagdag pa nito, katulad ng isang baso ng alak. Yan ang sabi ni Ishiki. Sabay inom ng wine at inilaglag ang baso sa sahig at tuluyan na itong nabasag.
habang si Koji naman ay nakatitig lamang ng seryoso kay Ishiki. Ngayon, sa iyong kakayahan, dapat alam mo na sa una pa lang nating laban na mauuwi ka lang sa kamatayang walang kabuluhan. At dahil sa kinalaban mo ang isang katulad ko, ito na ba ang masasabi mo na pride ng isang shinobi? Mukhang hindi yata, dahil ayaw mong kilalanin ang pagtataksil ni Amado. Pero hindi na ito nakakagulat, dahil meron kang katangian ng pagmamataas bilang isang shinobi. At marahil, kinuha ni Amado ang kahinaan ng tao. At sa kahit na anumang sitwasyon, ikaw at ako ay magkaparehong napalayo ng surot na yon. Ngayon, plano ko na siyang patayin. Pero may gusto lang akong itanong sa'yo. Ano ang huling gusto mong sabihin para sa kanya? Para pag nagkita kami, masabi ko sa kanya ang gusto mong iparating bago ko siya patayin. Yan ang sabi ni Ishiki. Habang si Koji naman ay nagsasalita nang hindi marinig. Kaya naman, agad na lumapit si Ishiki at naupo sa tabi nito. Sabay itinanong ulit sa kanya kung ano ang huling mensahe nito bago siya mamatay. Ano? Hindi kita marinig! Ulitin mo nga ang sinabi mo! Yan ang sabi ni Ishiki habang hawak ang ulo ni Koji. Kuchiyo si Sumoning. Yan ang sabi ni Koji na talaga namang hinang-hinana. Habang ang buong paligid na kinatatayuan ni Ishiki at Koji ay biglang gumalaw. Sabay may lumabas na malaking palaka sa ilalim nila. At akmang lalamunin silang dalawa. Subalit, agad din namang nakatalon si Ishiki. At nagawa niyang iwasan ang malaking palaka na lalamon sa kanila. At nang pasarado na ang bibig ng palaka, agad naman nagtitigan ng seryoso si Koji at Ishiki. Hanggang sa tuluyan ang nagsarado ang bibig ng malaking palaka at tuluyan ang nawala si Koji sa paningin ni Ishiki. Maging ang malaking palaka na lumamon kay Koji ay bigla na ding nawala sa kanyang paningin. Saan kaya pumunta ang aso na yon? At ano ang pinaplano niya ngayon? Balak niya bang matapos na ang buhay ni Amado ngayon? Ah, kakalimutan ko na siya dahil wala akong oras para pag-aksayan ang walang kwentang Koji na yon. Ngayon, maghintay ka na Kawaki. Dahil pupunta na ako dyan sa kinaroroonan mo. Yan ang sabi ni Ishiki. Sabay gumamit na nga ito ng isang teleportation technique papunta sa kinaroroonan ni Kawaki. Sa kabilang banda naman, si Naruto at Boruto ay nagtatalo dahil gusto mo ay paglaban ni Boruto kasama si Naruto at Sasuke. Hindi! Hindi ako papayag, Boruto! Dahil masyadong delikado ang labanan na ito para sa'yo. Yan ang sabi ni Naruto. Bakit hindi? Kaya ko namang makipaglaban at sumabay sa inyo ah. Yan naman ang sabi ni Boruto. Hindi mo ba talaga pinapakinggan ang pinag-usapan namin kanina? Na ang ating kalaban ngayon ay isang kumpletong halimaw. At tanging si Sasuke at ako lamang ang kaya makipagsabayan sa kanya. Kaya naman, hindi ka pwedeng sumama sa laban na ito. Dahil baka maging sagabal ka lang sa laban na yon. Yan naman ang sabi ni Naruto. Nag-aalala ako na baka matalo kayong dalawa ulit. Naaalala mo pa ba yung laban ninyo kay Jigen? Kaya naman, paano at ano ang plano mo upang manalo sa laban na mas malakas pa kaysa kay Jigen? Yan naman ang pagtatanong na sabi ni Boruto nang biglang nagsalita si Sasuke. Boruto, handa akong mamatay sa kahit na anumang oras para laman sa Konoha. At katulad ng iyong ama na si Naruto, magkatulad kami na handang gawin ito para sa lahat. Yan ang sabi ni Sasuke. Na ikinagulat talaga ni Naruto at Boruto. Sasuke? Yan ang sabi ni Naruto at Boruto na talaga namang nakatitig kay Sasuke. Ikaw Boruto, handa ka bang mamatay para sa bayan? Yan ang pagtatanong na sabi ni Sasuke kay Boruto. Na ikinagulat talaga ni Boruto na sobra. Nang bigla may naramdaman si Naruto na sobrang lakas na chakra. Sabay may nag-report na din sa kanila na mayroong kalaban na dumating sa bayan nila. Naruto, naririnig mo ba kami? Merong kalaban na dumating sa ating bayan. Yan ang sabi ng nag-report kay Naruto. Sa kabilang banda naman, si Ishiki ay nakarating na sa kinaroroonan ni Kawaki at nasa ibabaw na siya ngayon ng bayan ng Konoha. Dagdag pa ng nagre-report kay Naruto, meron isang kalaban na nasa ibabaw ng ating bayan at ang data ng chakra ay hindi magagamit. Yan ang sabi ng nagre-report kay Naruto. Habang si Naruto, Sasuke at Boruto ay talaga namang nagulat sa balita na narinig nila dahil alam na nila kung sino nga ba ang kalaban na dumating sa bayan nila. At dito na nagtatapos ang chapter 48B ng Boruto. At kung gusto nyo pa ang ganitong kwento, ishare nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganana kong gumawa pa ng mas maraming kwento. At susubukan kong gumawa ng isa o dalawang video kada araw.
At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ads.